Magandang gabi po. I'm your teacher, professor for this night, Brother Roderick De Vera. We will be teaching about dispensation and covenant theology, particularly to dispensation theology. So let's start. Shout out dyan from Antipolo, Sister Anna, Brother Allen, Sister Mirna from Italy, at sa mga taga-subaybay sa ating live stream. So, ang ating subject outline mula sa ating syllabus, it's nasa letter B na po tayo about dispensational theology. And we will tackle about history, yung origin and development of dispensation theology with their key proponents o kung sino yung mga nag-popularize ng theology system na ito and yung kanilang contributions or mga books na magandang bilhin o magkaroon as your collection. And pag-uusapan natin yung dispensational hermeneutics at kung anong approach po nila. Actually, na-tackle na din natin ito last week. About the foundation of dispensation, yan po ay about seven dispensation and yung four cycle that are common to each dispensations. So para maintindihan natin, let's move on. Doon tayo sa may origin and development. So, on dispensation theology, ulitin ko lang po, it's a theological framework that divides history. So, may mga ages po yan. And different dispensation or yung period na yon marked by a specific set of instruction of or rules from God. Kumbaga, sa isang unang set na yon may mga rules si Lord. And then, ang nangyari ay nagrebelde ang tao or hindi sila sumunod and then may another age ng instruction si Lord and then paulit-ulit. That's why may cycle of common to each dispensation na itatakal natin mamaya. So let us highlight a few well-known figures in their contributions. Unang-una, ang nagpasikat po talaga ng dispensation theology is ito si Lolo John Nelson Darby. Si Lolo Darby, no? Hindi po Derby yan, ha? Yung mga mahilig makipagsabong dyan. Darby po yan, ha? Baka iba yung basa nyo. Medyo malabo na yung mata nyo. So, si Darby po, namuhay po noong 1800 hanggang 1882. That means 82 years old, no? Bago siya kinonlord. So, he is an Irish theologian and one of the pioneers of dispensation theology. He's often considered as father of modern dispensationalism. He played a vital role in popularizing the concept of distinct dispensation and their impact on biblical interpretation. Kaya siya yung naka-discover ng distinction ng bawat dispensation na ito. At napaka-influential niya, kaya meron po siyang tinatawag na The Dispensational Scheme of the Ages na book and Synopsis of the Books of the Bible laid the foundation for future dispensational theologians. Kaya mga karamihan dispensational theologian ngayon, ang work ni Dr. Darby ang kanila pong pinakamapa. At meron din po siyang book ng systematic theology. Yan po sa gilid, makikita nyo, no? Yung mga books na yan. Yan. Ito, mga lumang books na ito, itsura nito eh. Pero, na-revise na po yan. At magaganda yung cover nila ngayon. Modern cover siya. Kaya, pwede nyo pong orderin yan sa internet. Magaganda po ang kanyang mga books. Ikalawa, si Cyrus Ingerson Scofield. Cyrus. 1843 to 1921, so halos magkasunuran din po sila. Scofield, an American preacher and writer, is known for his Scofield Reference Bible,
Sino merong Scofield Bible dyan? Pag wala kayong Scofield Bible, chat nyo ako, meron akong soft copy. And it was included in extensive notes outlining a dispensational understanding of the scripture. Kaya meron po yung mga ano sa likod, dispensation maps sa likod. Opo. And the study Bible became immensely popular and contributed significantly to the spread of dispensational theology. Tulad nung nabanggit natin nung nakaraan, isa siya sa mga na-impluensyahan ng dispensational theology, and ang ginawa nila, nagpa-seminar sila nung nagpa-seminar, hanggang sa kahit wala na siya, ang daladala nila ay yung book niya, ang Scofield Bible. At isa sa mga na-impluensyahan din sa panahon ngayon ng Scofield Bible ay si John MacArthur. So John MacArthur is a progressive dispensationalist. And then, sa US po, during 20th century, yon pa-seminar sila ng pa-seminar, and then gamit nila itong Scofield Bible study na commentary na rin po siya para maging accessible yung dispensationalism theology sa US and worldwide. Next po ay si Lewis Perry Schaffer. Siya po yung kasama din nito ni Darby, ni Scofield. Noong 1871 to 1952. So, nung namatay na rin si Scofield, siya yung parang pinaka-isang prominent na theologian, si Schaffer. Siya po ay founder ng Dallas Theological Seminary, as kung marerecall niyo po yung akin pong na-share last ating session, number 2. At yung Dallas Theological Seminary, syempre dahil po yan ay Bible School ng mga pastors, malaking factor po yan na naikalat po ang dispensational theology sa mga pastors and ministers. So it played a crucial role in sharpening or shaping dispensational theology during 20th century. So he emphasized the distinction between Israel and the church. Dahil nga ang tulad nung nakaraan na pag-aralan natin ng covenant theology, they are disregarding the Israel as a parang kasama na sa church. Parang hindi eh. Ang Israel ngayon daw ay ang church na. Kaya Israel on new breed na ang church. Pero ito pong si Schaffer, talagang naglatag siya. He laid out also a distinction between the Israel and church, lalong-lalo na sa mga prophetic works. Kaya ito po, meron po ditong book niya, na ito po yung mga book po na yan. Isa po yan na binibenta ngayon, and it's available also in the internet. Ewan ko lang kung meron po sa PCBS by Lewis Perry Schaffer. So, sa Amazon nakita ko meron pong copy niyan. And he emphasized the distinction, sabi ko nga, and presenting them as separate entities with unique purposes and destinies. So, ayan po yung major work niya, yung systematic theology. At meron din po diyang exposition ng dispensation and theology si Schaffer. So, meron na tayong tatlo, si Darby, si Scofield, at si Schaffer. And si Dwight Pentecost, hey, kailan lang po siya kinuha ni Lord? Nabuhay po siya noong 1915 o pinanganak hanggang noong 2014. So, ang dami rin po niyang book. Actually, meron akong book ni Dr. Dwight. So, Pentecost, an American theologian and professor at DTS or Dallas Theological Seminary. And he was a prominent exponent of dispensationalism in the latter half of 20th century hanggang nitong kailan lang, no? At yung itong isang book niya, yung Things to Come, A Study in Biblical Eschatology, yan po ay meron din yan sa Bible School. Isa rin sa mga binabasa ko po doon. So it became a widely used resource for understanding dispensational views on end time events. So si Dwight Pentecost po, clear and comprehensive yung kanyang writing style. He helped popularize dispensational theology among a broader range of students and readers. Kaya nung nalikha niya o
na i-publish po itong book na ito, kumalat po talaga siya sa buong mundo. Kaya meron din po yan sa Bible School. At karamihan sa mga Bible School, yan po, isa sa mga in-order nila itong Things to Come ni patungkol sa ano subject na dispensation. Baka meron po kayong book na ganyan. Kaway-kaway naman yung mga may book na ganyan. So sa mga live streamer natin, ay live streamer, taga-subaybay sa live stream, shout out kay Brother Jericho, Sister Rowena, si Brother Felipe, Pastor Felipe, Sister Beng. So mag-ready, mag-prepare po tayo ng mga questions natin para sa mamaya. Kung wala, ay mabilis tayo matatapos. So another one, si Ryrie. Ayan. Kailan lang po siya kinuha ni Lord, ano? 2016, si Charles Ryrie. Isa po sa mga sikat na sikat author po ito si Ryrie. Marami din po siyang mga video sa YouTube na uploaded. So Ryrie is a theologian, professor at Dallas Theological Seminary. Pansin nyo, no? Itong mga popular na author na ito, kadalasan sa kanila mula sa Dallas Theological Seminary. And meron po siyang systematic theological book din na as in by volumes po yon, maliban pa po dito sa book na Dispensationalism Today. So itong Dispensationalism Today na book na ito ay available din po online. Actually mayroon akong isang book niya about millennial. Kay Ryrie po ang nagsulat noon at saka si Thomas Ice. So that book is a comprehensive introduction to the subject, exploring its historical development, core belief, and biblical foundation. So Ryrie's contribution helps solidify dispensationalism as a distinct theological framework. And ito nga, yung dalawang ito, si Thomas Ice at saka si Tim LaHaye. Si Tim LaHaye ay, meron po ako nitong book na ito, itong Charting the End Times. Square po siya na halos ganyan po kalaki. Yan, medyo malaki siya. Pag inopen nyo, na-unfold. Ganyang kahaba. Na-unfold siya ng ganyang kahaba. So, yung mahaba na yun, is chart talaga. Yung nakadrawing na yan, ito. Yan. Parang tatlong tupi po yan doon sa book na yan. Napakaganda po nitong book na ito. Nakakita ako sa book sale. So, may Fairview sa Cubao. Parang jumakpat ako nung nakita ko. Binili ko agad eh. At napakamura ng kuha ko. Siguro mga 300, 290 ganon. Parang jackpot talaga ako nung nakita ko po to. Na bagong-bago pa po. So si Tim LaHaye at saka si Thomas Ice, sila po ay mga prominent figures sa evangelical Christian theology and specifically known for their views on dispensationalism. One of distinguishing beliefs of Ice and LaHaye's dispensationalism is its strong affirmation of the pre-tribulation rapture. At yun po yung kanilang mga pinapaliwanag. It's all about the pre-tribulational rapture. And si Pastor John MacArthur is also a pre-tribulation rapture proponent. So they assert that prior to the Great Tribulation, Jesus will secretly remove all true believers from the earth, and then sparing them from the intense judgment and chaos of that period. So matindi kasi yung Great Tribulation yan. Kaya yun po yung ano. Bilang bride, parang sinasabi nga nila, isa sa mga nabasa ko kay Thomas Ice na bilang bride, ayaw ni Lord na mapapahamak yung kanyang girlfriend or fiancé, di ba? Kung ikaw yung groom. That's why they are saying na hindi i-allow ni Lord na dumaan sa Great Tribulation o mapahirapan pa yung bride. Kasi ngayon pa nga lang hindi pa Great Tribulation, nahirapan na tayo, di ba? May mga martyrs na sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na pag napunta ka sa extremist na lugar, tulad ng Middle East, talagang pag nalamang Christian ka, kahit sa China, di ba, kinukulong, pinapahirapan. So how much more sa tribulation, kung ikaw si Jesus, napakakasalan mo yung isang babae or the bride, which is the church, eh, aalisin mo siya doon. So may verse naman about that sa kanilang mga tinuturo.
So, yan yung origins and development of dispensation theology and the Cree proponents and yung contributions nila. So, try nyo tumingin po nito sa PCBS o kaya sa Lazada or Shopee. Napakaganda po niyan ay kung kayo po ay proponent din or na isa sa mga naniniwala sa dispensation theology, I recommend this one, Charting the End Times. Nandiyan din po yung 75 interval period, Daniel's yung 70 weeks ni Daniel, nandiyan din po. Mula sa conscience, innocence, bawat ano po dispensation chart. So ito yung ano, yung dispensational hermeneutics po natin. Tulad ng nasabi ko noon, ang dispensation is literalism o biblical literalism. So they emphasize a literal interpretation of the Bible. Pag sinabing covenant kay Abraham na magiging marami sila na gaya ng bituin sa langit at ang buhangin sa lupa, ay talagang literal na para kay Abraham yun. Hindi spiritually sinalo na ng church na sila lang at wala nang pakialam sa mga Israelita ngayon dahil sabi nga nila ay pinako daw kasi ng mga Hudyo or Israelites si Jesus Christ. That's why yung covenant ni Abraham nalipat na sa atin. Yun yun sa covenant theology. So asserting that biblical prophecy should be understood as a literal event that will unfold in the future. So paunti-unting na-unfold yun, no? And future fulfillment of prophecy. So dispensationalists claim that many prophecies, especially those concerning at the end times, are yet to be fulfilled. Eh sa covenant theology, ini-spiritualize na lang po ang mga prophetic books ngayon, lalong-lalo na sa Old Testament. And sa ibang mga belief naman, yung mga post-millennialism and millennials, ay they're considering Matthew chapter 25 and others, kahit ang Revelation actually, na sinasabi nila na most of them are yung fulfilled na talaga. So, ganun po ang paniniwala nila. Kahit yung tinatawag na rightly dividing or RD na tinatawag. So, they anticipate a future period known as the Great Tribulation pagdating sa dispensation. So, preceded by rapture of believers. So, the rise of a global leader community of commonly referred to as the Antichrist and the physical return of Jesus Christ to have established his millennial kingdom. So, yun yung fulfillment ng prophecy hanggang sa millennial kingdom. Ano po. And dahil ang dispensational hermeneutics ng ang interpretive principle ng dispensation ay literalism, therefore, ang Israel sa kanila ay may central role. No? May talagang role sila. Tulad ng nangyayari po ngayon, no, sa Israel. So, dispensationalists emphasize the significance of Israel in God's plan. So, they maintain that the church and Israel are distinct entities and that God's unconditional covenant with Israel have not been annulled but will be fulfilled in the future. They view the modern state of Israel as a fulfillment of biblical prophecy. Kaya maraming naniniwala na ang nangyayari po ngayon sa Israel is part of a biblical prophecy. Pero kung ikaw po ay covenant theologian, wala na po yun. Wala nang impact po yung nangyayari ngayon. So, they don't support Israel or hindi na kailangan pa yung rebuilding ng temple. Ganun po. So, ayan po yung kay Tim Lahay and Thomas Ice na Charting the End Times. Doon po ito galing. Understanding God's plan for the ages. Kung makikita natin dyan, merong mga seven circles na naririto. Almost same itong seven na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yan po yung may distinctive characteristics po itong mga periods po na ito or ages. And yan po yung susunod nating itatackle. And kung gusto nyo pong mapag-aralan po ito ng mas extensively, chat nyo po ako. Meron po akong mga PDF books dito. Ibibigay ko po sa inyo. Those are soft copy. And even this chart, bibigyan ko rin po kayo ng copy ng chart na ito. Pwede nyo po siyang ipatarpulin.
Kasi ano po siya eh, medyo maliwanag po 'yan, ayan oh. Maliwanag po siya. High definition kaya pwede po siyang ipa-tarpaulin. So ito po yung 7 na dispensation, no. Nagsimula sa eternity past na tinatawag. And then hanggang sa eternity future. Ayan po. So from eternity past to eternity future, ang plano ng Lord sa mankind or sa tao ay nahahati sa 7 dispensations. So ano yung 7 dispensations na yan? So ito po yung 7 dispensations. Nakikita po ba natin? Maliwanag po ba yung 7? Mag-type naman po tayo ng amin-amin dyan. Yan. So, meron po tayong estudyante ngayon na 15 sa Zoom. Si Brother Willie, nandyan din. Tirso, Tete, Roel, Pastor Roel, Sister Lovely, yung Juby Foyo. Palitan nyo po yung name nyo or mag-rename po kayo ng true name nyo kung okay lang po sa inyo. So, si Pastor Irinyo nandyan din. Si Pastor Arturo. So, alam na po natin tong 7 na ito pero dapat kabisado natin yan. Ano, mas maganda dahil remastering tayo. Dapat ay na-master mo na yung 7 kahit walang tinginan. Alam mo na dapat yung 7. So, innocence, conscience, human government, promise, law, church, or yung grace, and then yung millennial or kingdom. So, 7 po yan. Innocence, conscience, government, kahit wala na yung human. Ah, teka, medyo may sabit sa ano. Sa spelling ng government natin, edit ko ito mamaya. Promise, law, grace, and kingdom. So, para mas madaling matandaan, pero ginawa ko siyang letter C lahat. Pero dahil mahaba, parang hindi lalo, parang lalong humihirap tandaan, no? Pero alam, mahirig kasi ako sa ano eh, sa alliteration. So yan, tinry nating i-convert sa letter C lahat siya. So yung innocence, it's all about the creation of man with choice or free will. Kaya ang dispensation theologian ay may pagka free will side or unlimited atonement side, and yung covenant theologian medyo babaling siya dito ng konti kay Calvin or walang free will side or limited atonement. And next, yung period, yung conscience. It's all about the civilization inherits conscience. Yun yung after ng fall, and then si Abel at si Cain, and tulad ni si Enoch. Ayan. Yun yung mga panahon po nila hanggang kay Noah. Nagkaroon ng deluge. And then next, human government. Hanggang, ito po ay it's all about commission to govern. Mamaya papaliwanag natin isa-isa. Then promise number 4, yun yung covenant promise to Abraham and his seed. And number 5, commands giving of the law. Walang ibang sikat na tao dyan, kundi si Moses. And grace, church given the spirit of grace and the kingdom, which is the millennium reign of Jesus Christ or Christ's return. Yan po yung 7. And we outlined it starting with letter C. O, screenshot nyo na. Next tayo. Bali, kahit hindi nyo may screenshot agad, eh, pwede nyo namang i-replay po ang ating live stream. Punta lang po kayo sa MBS Mobile Bible School page and tignan nyo yung time kailan siya lilitaw. So, ayan. Meron tinatawag na 4 common cycle. Kasi ang bawat dispensation na ito o pagkakahati ng mga ages, baka hindi nyo pa maintindihan hanggang ngayon, ayaan nyo, susunod na po dito yon yung sinasabing pagkakahati ng ages sa mga bago pa lang sa dispensation na nariyan. Ay, ito po yung 4 na yon. At may trademark silang 4 actually. Una, yung revelation from God. Kasi in every dispensation, God is revealing His will and purpose to mankind. Ito ang gawin mo, ito ang kailangan mong gawin. So, binibigyan siya ng instructions. So, this revelation can come through various means. Halimbawa, sa prophet
or through scripture, mismo si God ang nagsulat, tulad nung sa 10 yung tablet ng 10 commandments, pero wala nang original, 'di ba? Dahil ibinato ni Moses, nawasak po 'yun, or through miracles or direct communication with individuals. Tulad ni Noah, nagsalita po ng direct si God kay Noah. So yun yung tiyatag na revelation from God, kung paano in-instruct ni Lord or binigyan ng instruction ang tao, yung program ni Lord para sa mankind, para sa greater plan of salvation actually, or redemption. So the purpose of this revelation is to guide and instruct humanity on how to live according to God's plan and to God's will, syempre, para mabuhay tayo sa will ni Lord. Kasi isa sa pinaka nakakatakot talaga na ng buhay Kristiyano, yung nabubuhay ka na wala sa will ni Lord, eh, di ba? Kaya sobrang halaga ng will ni Lord, kahit nagpe-pray ka pa, kahit nakakaranas ka ng mga miracle and nag-preach or nag-share ng gospel, tulad sa Matthew chapter 7 verse 21, marami pa rin madi-deny doon, di ba? So hindi sapat yung nagpe-pray lang, hindi sapat yung nag-share lang. Kailangan mo talaga nasa love ka ng will ni God. Ganun siya ka-crucial, yung salitang will ni Lord, no? That's why napaka-importante talaga na malaman natin kung ano yung kalooban ni Lord through His Word, syempre. And ikalawa sa mga cycle na ito ay yung tinatawag na responsibility of man. Syempre, binigyan ka ng instruction. So, therefore, ikaw ay isang steward or katiwala ng instruction na yun. So, meron kang responsibility. So, once God revealed this will, it brings about a set of moral, ethical, spiritual responsibility. So, magkakasama po yan, moral, ethical, and spiritual responsibility for humanity. So, these responsibilities encompass obedience to God's command and following His teachings and living righteous and godly life. Kaya, kagabi, ang ganda po ng ating pag-aaral about sanctification and justification. Actually, talagang matatouch ka rin ng heart mo na talagang napakalaki ng biyaya ni Lord. I'm justified. Pagdating sa justification, zero ang kasalanan mo talaga. Pagdating naman sa sanctification, bagamat ikaw ay nagpapatuloy sa pagkakasala, still, pwede ka humingi ng tawad, and God is so faithful and just to forgive all our unrighteousness, sabi nga sa 1 John chapter 1 verse 9. Ay napakaganda talagang pagmamahal ng Panginoon sa atin, ano? Parang anak mo, kahit ilang beses magkasana, anak mo pa rin. And then kapag hindi siya talaga lubusan na napagkatiwalaan or hindi nagbago, hindi sumunod, ayan na, yung tinatawag na rebellion of man. Unfortunately, throughout history, mankind has repeatedly rebelled against God. So, God's revealed truth and chosen to disobey His command. Yun yung pinili niya eh. So, this rebellion is characterized by individuals or societies straying from the path of righteousness and rejecting God's authority and pursuing their own desire and interest. Instead na yung kalooban ni Lord, yung gusto ni Lord, yung sinasabi ni Lord, ang nasusunod. So, may personal interest sila, may gusto sila na kahit labag na kay Lord, no, na alam naman na masasaktan ng Panginoon, yun ang pinush nila. So, ano mangyayari? Then, God has a retribution or yung judgment na tinatawag. So, apat na R po yan. Revelation from God, responsibility of man, rebellion of man, and retribution of God. So, alliterated din yung atin pong common cycle. So, mag-screenshot na po tayo. So, as a consequence of man's rebellion, God often allows retribution or punishment to occur. So, this retribution can take various forms. Iba't iba ang pwedeng maging form ng retribution or yung consequences nga na tinatawag. Such as natural disasters, wars, famines, and other calamities. So the purpose of retribution is to awaken people to their disobedience and bring bring them back to a right relationship with God. Oh, syempre yun. Yun talaga ang focus ni Lord eh, sa ating sa plan of salvation. To revive or to restore the broken relationship with God.
So, yan po yung ating four cycle. And now, iisa-isahin natin yung seven dispensation. Ang tanong, ready na ba kayo? So, ang time natin, 8:04 hanggang 8:30 tayo. No? May isang oras tayo about dispensation. Actually, kulang ito kung iisa-isahin natin, pag-open tayo ng book. Actually, hindi na ako mag-open ng Bible kasi remastering po ito. Kaya sa mga nagpapasimula pa lang ngayon, hayaan nyo na i-share ko lang ng i-share. And then, pag-aralan nyo sa inyong tahanan, kulang po ang isang oras. Hindi ko mababanggit po lahat. Pasensyaan, pagpasensyaan nyo na po ako. Dahil meron pa pong mga susunod. At pag-focus naman tayo sa tinatawag na Covenant Theology on the next session natin, session number 4. Kaya dito, dahan-dahanin natin itong pito in connection with these four cycles. So ano ulit yung ano, first, type nga natin, ano yung first dispensation? Ayan, tignan nga natin kung merong yung may alam ng konti, yung mga naka-screenshot dyan. First period of dispensation. O, paunahan. Type natin, ano yung first period of dispensation? Ignorance? Ano? Type natin. Tignan natin sa... Ayan, meron na, Sister Rowena Lyon na. Ayan, ang sabi niya, innocence. Siya po ang nauna. Ano po? Patient of man? Innocence. So, ayan po. Ang sagot? Innocence. So, innocence. So, tama din po yung creation of man. Na letter C nga. Ano. So, innocence or creation of man with choice or free will. So, dispensation of innocence. This dispensation refers to period of the creation or from the creation of Adam and Eve in the Garden of Eden until their disobedience and subsequent expulsion from the garden. So, yun yung unang-unang ano, tinatawag na utos. Eh, no? Pero nagkaroon sila ng disobedience. So during this time, humanity live in a perfect harmony with God. Sarap siguro talaga, no, yung paraiso. Ano kaya kung hindi kinagat hanggang ngayon yung apple or apple tuloy. I'm sorry, it's not an apple, ano, basta fruit. Yung fruit na nagmumula sa kaalaman o karunungan sa mabuti at masama. Imagine. Pero walang fashion. Walang mamahaling damit, mga sapatos nung panahon na yun kung hindi po yan nakagat, as in wala. O pati mga damit talaga wala, di ba? Nung kinagat lang tsaka sila nabuksan. Parang mga hayop, nasabi ko nga, example ko dyan yung mga hayop na kahit hindi sila nakadamit, wala silang pakialam, di ba? Kahit saan na sila, ano, kahit saan sila magparami, kahit sa kalsada, nagpaparami sila, wala silang pakialam. So, marahil ganun din yung tao siguro kung hindi nakagat or natikman itong fruit na to. So, however, their sin led to fall. And this dispensation is described in Genesis chapter 1 to 3. So, hindi ko na alam. Kasi, pag binasa ko po yung Genesis chapter 1 to 3, haba tayo lalo. Kaya, assignment nyo na lang po yan. So, yan tinatawag na period of innocence. Nung panahon na innocent sila. Sa covenant, yan po yung tinatawag yung probation period or covenant of works. Kung papasalabas sila sa work na yon or hindi, ay bumagsak. So, yun yung sumunod. Then next po natin, yung apat na letter R. Una, revelation. So, paano na ibigay yung age na ito or may outline. Una, yung revelation, syempre, kinausap ni Lord na ikaw, you will have a dominion sa Genesis chapter 1 verse 26. So, he created a man and give dominion. Kaya, siya po yung parang hari talaga siya, no? Hindi lang parang siya ang hari talaga ng ano, ng buong mundo. Na physical reigning ha, dito sa lupa. Di ba? Kumbaga sa ano, ambassador, embahada ka ng lupa. Si Lord naman, langit at lupa, pero ikaw dito sa lupa. Hindi,
hindi part ng kaharian ni Adan yung langit na ano, ah, langit na tirahan ng Diyos. Unless kung naniniwala kayo na isa tinatawag na yung overlapping ng heaven and earth, yun yung kingdom of God. Meron kasing ganun turo eh. Sa kingdom theology, pag-aaralan po natin yun. Sa mga hindi naniniwala na ang heaven is a planet or something na isang lugar far beyond this earth. So yun, hindi yun yung ano, paniniwala nila na ang ano daw, heaven ay sa ibang lugar. Kaya nga itong paradise, ang tawag nila dyan, heaven na yan, ganun. So, sa akin talaga, physical na meron talaga itong Eden. And that's, yan talaga yung ano, yung tinatawag na may your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yan yung literal na talagang answered prayer. Kaya yan yung ibabalik ng Lord sa millennium. Eh. Yan yung way na hindi nagkakagatan tong mga hayop. So yun yung revelation ni Lord. No? Keep mo itong utos ko at huwag mong kakainin yung pinagbabawal na bunga. So yun yung revelation ni Lord. May instruction siya eh, di ba? At sa lalaki po binigay yun, hindi sa babae. Ano? Kaya kung sa pag-fall, ay malaki talaga ang part ng manhood o pagiging lalaki ng lalaki o tatay as a guardian, hindi lang ng Eden kasi ginawa siyang guard eh. Di ba? Guard it. Dress it. Yun yung mga instructions sa kanya eh. Have dominion, so maghari siya, meron siyang kaharian, and then keep it or guard it, cultivate or dress. Ibig sabihin ng dress eh, cultivate. So yun yung mga instruction, and tinignan muna ni Lord kung papasa siya. Eh, pumasa naman siya sa mga ganun. And then, ibinigay niya yung reward niya si Eve. Nakita siya na alone. Hindi naman sinabi na nakita si Adam na lonely. Magkaiba po yun ha, sa mga in love dyan at mga taong sawi. Si Adan po, hindi po siya lonely. Walang nakalagay sa Bible na lonely siya. Kaya kinreate si Eve. Ang nakalagay doon, alone. At alam nyo po, hindi lahat ng alone ay lonely. Pwede, ako, madalas, nag-iisa ako, pero hindi ako lonely. Kasi, I'm a kind of person na, parang minsan, mas gusto ko mag-isa. Opo, ganun. Pupunta ako sa bundok mag-isa. Tinitignan ko talaga yung magandang view, yung creation. Kasi pag nasa taas ka ng bundok, feeling mo, ang laki-laki mo rin tao na, ano, no? Kita mo lahat, how much more si God, talagang, planets yung kanyang ino-organize, buong solar system, at wag ka buong universe, di ba? He upholds through his hand. Kaya hindi po siya lonely, ha? Wag po kayong maniwala sa balita na nakita niya malungkot. Hindi, hindi siya malungkot. Walang sinabi malungkot. Nag-iisa, yun lang ang nakalagay, nag-iisa. Pero hindi lahat ng nag-iisa malungkot. Wag nating dagdagan, basta nag-iisa siya. So dahil nag-iisa siya at nakita ginagawa niya kasi yung best niya, no, deserving siya sa isang reward para sa kanya. Kaya kayong mga babae, mag-ano rin po kayo. Tignan niyo yung lalaki, dapat parang si Adan din. Una may kaharian siya bago niya na-meet itong lalaki na to. Ano, may trabaho siya. Keeper siya ng ano, ng kaharian niya. Ano pa, guardian, magaling siya mag-guard, marunong siyang magprotekta, kaya dapat yung Adan ng buhay mo, alam niyang guardian ka at protektahan, hindi yan pabaya. Huwag naman yung kontodo guardian naman, no, sobra-sobra. Ano pa, ang meron sa, marunong din siya mag-cultivate kasi sa Genesis chapter 2 po ata yun, sabi, walang mga halamang nagbibigay ng bunga kung wala pa yung tao. So, dahil nilikha si Adan, tsaka nagkaroon ng halaman. Yung sa chapter 2, parang magkaiba yan sa chapter 1. Kung babasahin mo ang chapter 1, meron ng mga halaman before Adam. Sa chapter 2, wala pa daw mga halaman before, and then si Adan muna bago nagkahalaman. Yung ibang mga napapanood ko sa YouTube, ang sabi nila, disyerto daw ang lupa nung bago dumating si Adan kasi wala daw tumutubong halaman. Hindi.
halaman lang, hindi sinabing walang puno. Nagkaiba kasi yung Hebrew word ng puno at saka ng halaman. Kaya ito yung panahon ng creation, eh komplikado po yan. Genesis chapter 1 to 11, sa mga doctorates dyan, meron po tayong pag-aaral dito sa Genesis chapter 1 to 11. I-share ko po sa inyo lahat. Eh alam nyo, kahit Genesis 1:1 pa lang, yung mga lumalab life dyan, ito yung maganda ng isang ano eh, isang tignan nating standard eh. Diba? Kaya kung walang trabaho itong si Adan ng buhay mo at hindi marunong mag-guard, ay hindi siya deserving sa Eva. Kaya kayo namang Eva, tignan-tignan niyo yung mga Adan niyo, baka makatuluyan niyo unggoy. Ha? Ay, baka makatuluyan niyo unggoy. Kung ikaw si Adan na wala pang trabaho, Eva agad dinahanap mo, maghanap-hanap ka muna kasi si Lord, bago niya ibinigay ang Eva ng buhay niya, may trabaho siya, marunong siya mag-guard, marunong siya mag-cultivate. Ibig sabihin marunong mag-cultivate, kung anong meron sa kanya, napapaganda niya, yun yung cultivation, napapabunga niya. Kaya pag dumating sa iyo si Eva, instead na lalo siyang naging pasas, dapat nananariwang ubas yan. Pinibigyan mo ng ano, pang make-up, pang rebound, ganyan. O ganun talaga, kinukultivate mo, hindi lang lupa, siyempre pati asawa mo. So tinuturuan siya kasi... So yun, hanggang sa yung utos ni Lord na okay naman siya dun eh, sa part na yun eh, nagawa. Yun lang talagang isa na, yun sana yung covenant nilang dalawa. Naayos niya yung covenant niya kay Eve, pero hindi niya naayos yung covenant niya kay God. So, ano nangyari? Hindi ko alam kung sobrang in love ba siya kay Eva na natulala na lang siya, kinumbinsin na, try natin kainin. Hindi ko alam. Di ba? Kung bakit? Anong nag-udyok? Sabi nila, eh, nung kinain ni Eva ang prutas, nandyan lang sa tabi si Adan. May nagsasabi, wala daw sa paligid niya. Pero maraming nagsasabi din na nandyan lang sa tabi. As in, pinapanood siya. Pero hindi niya pinigilan. Ewan ko sa inyo kung ano yung ano nyo doon. Kasi silent naman ang Bible. Ang hirap naman ang tawag doon, yung mag make story in that tayo, no, na wala sa Bible. So, ang responsibility naman, yun nga, yung role niya, i-fill and i-subdue ang earth and the garden, obey. So, yun yung tinatawag na prohibition. Merong pinoprohibit sa kanya, yung may bawal siyang gawin. So, para ma-acknowledge yung kanyang dependence, no, kay God. Pero, ano nangyari? Nagkaroon ng rebellion, Adam and Eve has a willful disobedience. Talagang pinili talaga nila yon. And that's called rebellion and rejection of their role under God. So they follow Satan and eat of the tree. Hanggang ngayon, ganun na nangyayari. Lahat ng wala sa will ni Lord, yan ay namana natin sa pagiging rebellious natin or sinful. Yun talaga yun. I'm sorry to say, pero yun talaga yun. Dahil yan sa gawa ni Satanas talaga. And hanggang ngayon, active pa rin itong si Satan na pinupull out or nag-re-recruit ng maraming tao para mag-rebel. So, ang retribution ni Lord sa period na ito, okay, expulsion, in-expel sila sa Eden, inalis sila doon, binantayan ng Kerubim, and then, yung death dumaan through sin, di ba? Nakalagay sa Romans chapter 8, chapter 5, na by one man sin, and death encompass or naipasa. Dumaloy sa sangkatauhan. Ngunit sa magitan naman isang tao, itong last Adam ay dumaloy naman ng buhay, which is through Jesus Christ, or our faith through Jesus Christ. So, nagkaroon ng curse. Curse dun sa babae, curse dun sa lalaki, and then curse sa serpent. At pati sa ground. Actually, the whole creation nag-groan, talagang naapektuhan, di ba? Sa mga animals, ganun din, naging mailap yung mga hayop. And talagang whole creation, parang naapektuhan dahil sa rebellion ito. Napakalaking ano po, epekto ng isang kasalanan. No? Sa human side, yung pagkapanganak ng babae. Then sa geological side, yun nga, pati yung mga lupa, tinutubuan ng tinik.
Siguro yung rose, walang tinik yun kung hindi dahil nagkasala si Adan at Eva. Ano pa yung mga halamang walang may tinik ngayon? Baka nga walang tinik yun noon. Pati mga leon, pwede sigurong sakyan yan. So, yun yung ano first nating period. At ang time natin, 8:19. Binabudget ko hanggang 8:30 sa ano eh, no? Dami ko kasing kwento. Pasensyahan nyo na ako. Nababawasan kong kwento. Magandang gabi po sa bawat isa. Born to rule with purpose. Amen. Everything has been created already before man. Mm-mm. Alone but not lonely. Ayan, tama po, Sister Rowena. So, sa second naman nating period is about conscience. This a civilization inherits conscience. So, the dispensation of conscience after the fall, human were left with the general awareness of good and evil. So, alam na niya na yung good and evil. Yun yung dala-dala nila, no? Kaya, hala, mali ata ito. Parang nakubad ako. That's why they tried to cover their body with their effort. Ano yung effort nila? Yung mga fig leaves. Effort yun. Sarili nilang effort. Kasi, ang presence ni Lord nasa garden, eh. Therefore, yung talagang mga sariwang halaman, nanunuot dun yung presence ni Lord. That's why, they are trying to retrieve by their own effort yung presence ni Lord. Baka nandito, nasa praise and worship, mga ganyan sa panahon ngayon. No? Sabihin dyan yung presence ni Lord. Hindi. Pwede mong maramdaman in your feelings, pero pag yung spiritual mo ay hindi siya na-revert, wala talagang presence ni Lord. Feeling lang yun. Kaya marami ding sa mga worship team na akala mo, puspos. Pero ang totoo, dumadaloy lang sa kanyang emotion. Hindi pa talaga ito na born again. So parang ganun din kasi yung mga fig leaves na itinatakip para mapagtakpan lang yung kanyang karumihan. But then the grace of God was there, di ba? Tulad ng sinabi ko noon na nag-alay siya ng hayop sa sarili niya. Paano sinabi nag-alay? Wala naman sa Bible. Kasi he made a cloth of skin, a garment from a skin of animal. So paano mo matatanggal yun sa animal kung hindi masasaktan ng animal, kung walang dugong lalabas sa animal? So yun yung unang-unang redemption na pagpapakita doon, di ba, na talagang Diyos ay gracious, siya mismong gumawa ng paraan para magkaroon ng reconciliation, no? Hindi tuluyang mamatay itong si Adan sa presensya ng Panginoon. That's why mayroon ng pag-aalay ng dugo nung panahon pa lang ni Adam and Eve. And ito na nga ang nangyari, good and evil yung kanilang baon, and their conscience serve as a moral and compass. Kaya yung conscience na yan, kung may malakas ang konsensya mo, gagawin mo ang tama. Kapag mahina ang konsensya mo, pati kukote mo, talagang kahit mali, pagtatanggol mo, natama ka pa rin. O, diba? Kaya, ayun, during this period, people were responsible for making choices based on their understanding of right and wrong. Kaya, dahil wala minsan na law, ay nagiging personalized na ang right or wrong. Yun ang problema. So however, humanity's rebellion and corruption led to widespread and wickedness, culminating in a great flood as retribution from God. Ang unang-unang pinakita nga na ay matinding kahindik-indik na pangyayari na hindi maganda ay yung pagpatay ng mismong kuya sa kanyang kapatid na si Abel. So yung pagpatay ni Cain kay Abel, ayan po drawing niyan, 'di ba? Na biruin mo, nakalagay din sa ano 'yun eh, sa Hebrew na namatay na yung kanyang dugo ay sumisigaw pa, 'di ba? Sumisigaw ng hustisya. And then ibinigay din kay Abel yung ano, yung judgment sa kanya na kung sino din yung gagawa sa ginawa sa kanya, meron pa ring punishment. So, true conscience lang talaga eh. And then, hanggang ano po yan, naglast po yan hanggang dun sa panahon ni Noah. So, ito, isa-isay natin yung revelation from God. So, God promised a seed to crush the serpent's head. Yun yung ano eh, pinaka sa Genesis chapter 3 verse 15, yung tinatawag nating proto-evangelion. So, yun yung ano, yun yung, I'm sorry, this is not innocence. Conscience po ito, conscience.
i-edit ko na lang po ito para pag yung mga mag-avail ng ating presentation ay maayos yung ating may bibigay o may kakalat na presentation. So, revelation from God, yung privilege ng tao, no, nag-promise pa rin si Lord. Kahit ganun yung kanilang katigasan ng ulo, no, sinabi niya na aapakan din ikaw mismo ang aapak sa ulo nitong serpente na ito, itong mandarayang ito. And then Enoch prophesies the coming of the Lord also in Jude chapter 14. Nakasulat po yan sa Jude chapter 14 na si Enoch talaga ay nag-preach. Kaya naniniwala ako si Enoch ay ang bunga ng preaching ni Enoch ay si Noah. Nagkaroon pa po sila ng ano eh, ng bago nawala si Enoch or na kinuha ni Lord o ni-rapture ni Lord o ewan ko saan tin-translate yan or inilipat. Pero naniniwala ko sa piling ng Panginoon. Eh, narinig ito ni Noah. That's why naipasa sa kanya yung tinatawag na conscience na yan. At siya yung nakita ni Lord na righteous in the sight of God. Diba? Not by his own righteousness, but by God's grace pa rin yun. So the holiness of God revealed, but no codified law given as of yet. Wala pa kasi, wala silang ano eh, konsensya lang talaga ang basihan dito eh. Kung malakas ang konsensya mo, ganun. Kung hindi, wala. Kasi sabi nga dun sa Bible na ang sin is a transgression of the law. Paano ka magkakaroon ng sin kung walang law? Kaya ang law nakatatak sa kanilang conscience. Yung unang law nakatatak sa nature, natural law. Diba? Kaya ang natural law, dahil yung katawan natin parang ganito, natural law, pag ang katawan ay mahal mo, ang inoffer ni Lord na menu ay nasa hardin, hindi kasama yung menu ng mga karne. Karne ng baboy, karne ng usa o kung ano mang karne. Ang binigay ni Lord sa katawan as in natural law noong panahon ng conscience natin ay innocence na tinatawag ay mga herbs of bahagi ng mga prutas. Bagamat may dominion siya sa mga hayop at sa mga isda, still, hindi nilagay ni Lord na maari mong kainin ang mga isda at mga hayop. Wala talaga nakalagay na ganun eh. Wala. Ang nakalagay lang doon talaga yung mga halaman. That's why, yung binigay sa kanya halaman. At yun yung way na magpapahaba din sa buhay ng tao talaga eh. Kaya nga, sa Revelation chapter 21 at 22, di ba? Yung sinabi doon na may puno na nagbubunga ng 12 uri kada season and then yung dahon nito ay nakapagpapagaling. That's why yung sa nature, yun yung unang law, law of nature. And then itong ikalawa, law of conscience, nandito sa isip, sa puso. Ang responsibility dyan is to do well. In Genesis chapter 4 verse 7, to do well. So to approach God by sacrifice or to walk with Him. Katulad ni Enoch, he walked with God and Noah also walked with God in Hebrews chapter 11, di ba, nakalagay din doon, and Enoch walked with God and Genesis chapter 5 verse 24 and he was not, or hindi siya namatay. So to live in accordance with conscience, pwedeng maligtas nung panahon na yan. Nung panahon na yan, ha? Ngayon, ay, kahit sa tingin ko, in my view, kahit magandang konsensya mo at wala ang gospel ni Jesus Christ, ay kailangan mo talaga ng gospel. Pero ang judgment wala sa tao. Ayoko sabihin sa impyerno pa rin siya mapupunta. Still, I hang it into God's hand. No? Ayoko yung, basta walang Jesus yan, kahit gano'y ang kabuti, impyerno yan. Hindi. Wala akong karapatan magsalita. Bahala na si Lord. Yanon po ako. Kasi hindi naman ako si Lord, anong alam ko dun. Pero alam ko sa Bible, Jesus is the way. Kaya yun ng 100% ako. Pero pagdating na sa life and death, hindi naman ako nagbigay ng buhay niyan. Bahala si Lord dyan. So yun po yun, Romans chapter 2 verse 13 to 15. I will not open the Bible na. Bahala na po kayo, screenshot nyo to. Pag-aralan nyo po mabuti. Take notes kayo. And then sa conscience na yun, ang man's rebellion, yun nga, pinatay ni Cain, ang kanyang kapatid, at nagkaroon ng bigamy, and all flesh corrupted. Sabi doon sa Genesis chapter 6, only evil continually, and dumating sa salita pa na, and God repented that He made man. Talaga, talagang rurok na yung, umabot na sa langit yung kasamaan ng tao. Di ba? Ganun po yung panahon na yon.
And ay hindi ko sana sasabihin, pero nabasa ko yung Book of Enoch, patungkol po yun sa before the flood o pre-flood book, yung Enoch, Book of Enoch ngayon. Nabasa ko po, meron po ako ditong copy ng Book of Enoch. Kung gusto niyo po ng Book of Enoch for further study, ah, hindi po doctrine to, ah. Wala pong doctrine ang pwedeng pulutin dyan. Pero nakita ko, kaya pala may mga, sa akin ah, may mga religious cult or sekta na ayaw ng mga singsing, mga make-up, kasi dun sa Book of Enoch, may isang pangalan ng mga demonyo or fallen angel na nagturo sa tao patungkol sa mga pagkukolorete, pagwi-witchcraft. May specific na name talaga yung ano dun eh, mga angels na fallen angels eh. And to name them, 200 yon, pero ang mga naipangalan lang, mas kakaunti po. So 200 daw sila na bumagsak dito at nakipag-asawa nga sa mga tao daw. At doon naipanganak yung mga giants. Kaya sa Genesis chapter 6, merong tinatawag na heroes of renown. Kumbaga, may mga malalaking tao. Kaya nung panahon marahil ni Goliath or ni David, isa yun sa mga na-retain na seed na tinatawag nga nila na ano eh, seed ni Cain or serpent seed na tinatawag. At hindi ko sana sasabihin, pero nasabi ko na yung Book of Enoch na yon for further study. Kaya may mga tao na very dogmatic sa mga kolorete, mga ganyan, kahit yung mga konting wand lang na mukhang witchcraft, talagang ayaw nila papasukin kasi dahil mga espiritu nga ito na sinabi ni Enoch na nandyan, kailangan mong bantayan yung tao, itinuro nila, ang dami nilang itinurong kasamaan. That's why ang ginawa ni Lord, talagang no choice, kailangan pumili ulit ng bagong lahi na hindi kasama yung mga lahi na gano'n. Yun yung kwento ng pre-flood book ni Enoch. Actually, marami pa yun. Ganyan kakapal yung Book of Enoch. At nakalagay naman doon, may study yan ng Book of Enoch na ano yun. Na hindi siya talaga masasabing 100% na tama. Kasi maraming mga lugar na binabanggit doon sa Book of Enoch na hindi pa nag-i-exist na yun yung name ng lugar na yon, unless nung naipanganak na ni Abraham yung or ni Noah, no? Kasi pinangalan sa mga anak ni Noah yun eh, tulad nung Canaan, yung Gog and Magog, yung Egypt, yung Libya, mga anak po yan eh, mga tao po yun, taong totoong tao na ipinangalan sa isang bansa. Kung babasahin niyo ang Bible, yun po yun. So, tulad ng Israel, tao po yun bago naging pangalan ng bansa. Tao po talaga. So, God sends the worldwide flood. Ito po yung retribution. Talagang di na pwedeng magpatuloy yung ganung lahi. At sabi nga doon sa, ano eh, nabasa ko eh, talagang kumakain na rin ng tao yung mga higante, ganyan. Eh, ewan ko. Kung totoo man yun o hindi, basta nakarating na kay Lord yung kasamaan ng tao, at hindi. And God sent the worldwide flood, the old world and the flesh was destroyed. 2 Peter chapter 3 verse 6 na may tinatawag na the old age or old land or earth na tinatawag. And then, the conscience continues. So yun po. And then, nagkaroon na ngayon ng human government. And sabi ni Lord, na kay Noah na yun nga, may promise sa kanya, and then yung human government na ang nagpatuloy. So following the flood, God introduced human government to limit evil and promote order. So orderly na, mas ordered na. So God commanded humanity to establish governing authorities to maintain justice. However, throughout this period, human rebels still against God's authority and established societies characterized by idolatry and rebellion. Ultimately, God's retribution took the form of confusion of language at the Tower of Babel. Ang dami pong kultong nabuo dyan sa Tower of Babel.
pag-usapan na lang natin sa ano, Genesis 1 to 11 na doctorate subject natin. So, yun na, sa human government, ang revelation from God, directly na sinabi niya, Genesis chapter 9 verse 11, "This is my everlasting covenant unto you." Yun nga, na sabi niya na, hindi ko na ulit gagawin yung ginawa kong patungkol dyan sa pagbaba. So, yun na, promise of no repeat of the world by flood, and seasons guaranteed while the earth remains, and dread of man put upon beasts. So, yan, may mga, yun nga, may mga hayop nga lang talaga na ano, na medyo mahihilap. And then, ang responsibility ng tao, syempre, to fill the earth, to be fruitful. Diba? So, spread out and fill the earth. Genesis chapter 9, verse 1. "And the animals can be eaten, but not their blood." Sinabi din dun, malinis at di malinis, diba? Actually, sinabi na yun kay, ano eh, kay Noah. Kumuha ka ng malinis at saka hindi malinis. Paano nalaman na hindi malinis at saka malinis? Eh, wala pa yung, diba, wala pa yung ano na tawag dito, yung law, wala pa. So, ayan, parang ano yan eh, bigay ni Lord through their conscience kung ano yung malinis at saka hindi malinis. And, ibinigay na nga yung capital punishment. Inintroduce na doon. Genesis chapter 9, verse 5 to 6. Na tooth for that, yun. Blood for a blood. Life for a life. Then yung sa human government, ang rebellion naman ng tao, instead na mag-spread out, kasi sabi ni Lord, fill the earth, eh sabi niya eh, total, isa naman ng ating language, mag-ipon-ipon na lang tayo dito at gawa tayo ng tore na abot ang langit. So that is a total defiance of God's express in a federation and idolatry at Babel under Nimrod. Ito po yung cult of Nimrod. Meron akong sa dami kong nabasang mga book about Nimrod and other religion na cultic mythology. Karamihan sa mga mythology, merong about cataclysmic flood. Catastrophe na about flood talaga kahit saang bansa. And yung mga early civilization, talaga may mga records sila na may flood. Pati yung Atlantis, di ba, may flood. At isa sa mga originated na ano yan, kwento, talagang dito sa itinayo ni Nimrod. And may story itong si Nimrod eh, sa Two Babylons na book. Meron akong book na Two Babylons. Daming ano, pati yung mga, yung salitang Easter Sunday, ganyan, may kinalaman din yan. Sila Semiramis, yung mga Diyosa, Diyos-Diyosan, yung kapanganakan ng December 25, ang dami pong may kinalaman dyan sa Babel niyan. So, ginigising ko lang yung isip nyo para mag-isip-isip din. Kung sakaling gusto nyo matake yung Genesis 1 to 11, napakaganda po yan from creation hanggang sa ito po na Tower of Babel. So, retribution of God. Ito yung judgment ni Lord. Kasi sabi niya, magsikalat kayo, pero bakit kumuha kayo ng Babel, ng isang kulto. At imagine niyo no, may isa kayong paniniwala and then nung nag-iba-iba yung kanilang lingwahe, iisa pa rin ang paniniwala nila pero iba-iba na yung lingwahe. That's why dumami ang religion. Ang unang-unang pagdami ng religion galing po dyan talaga sa Babel. Yun po ang isa sa mga ano, theological study na ng marami. Hindi lang ako ang nag-aral, pero isa na ako din sa mga talagang kahit sa mga modern na tinitignan ko rin in parallel about this one. So, yung mga nawala sa tao nung panahon ni Adan at Eva, tulad ng paghanap sa paraiso, ng mga bagay na tahimik, isa pa sa narealize ko nung pandemic, share ko lang sa inyo, nung pandemic, bakit yung tao nahilig sa halaman? O, di ba? Tanong ko sa inyo, bakit kayo nahilig sa halaman? Isa na ako doon. Kumita ako, nag-live selling ako sa halaman, nakita pa ako sa eyewitness kay ano ni Howie Severino, tumawag sa akin. Kumuha ng 6 seconds clip ng aking live selling. Bakit nahilig ang tao sa halaman? Alam niyo kung bakit? Kasi ang tao, pag wala na siyang ibang job, yung nasa heart niya,
parang lilitaw pa rin yung nawala sa atin kung saan tayo nanggaling. Saan ba tayo nanggaling, di ba? Kay Adam and sa garden. Parang yung paraiso, hinahanap natin eh, kung hindi tayo busy at walang, not preoccupied yung heart natin sa mga bagay na dahil nailak tayo sa isang lugar. Naganap ka ng isang peaceful na lugar. That's why ang tao talaga, yun yung hinahanap niya, yung tinatawag na perfect or ideal or good place, which is in Greek, ang tawag dyan, utopia. U means good and topos means a location or place. Kaya yung utopia na yan, kaya pag narinig niyo yung salitang utopia, it is a good place. At lahat ng good place ng religion ay mayroong good place or better place or higher place like heaven. Diyan na ng mga Islam, no? Nirvana ng mga Buddhist, yung tinatawag na Elysium ng mga Greek or heaven ng mga Anglo-Saxon. Kung ano man tawag dyan sa mga good place na yan, dito din yan ang galing kasi sariwa pa eh. Alam nila yung kwento na meron tong lugar na ito, na ito'y perfectong lugar, magandang lugar, doon tayo galing. And then naipasa-pasa lang sa tao yan hanggang ngayon, hinahanap ng mga tao, gumagawa ang tao ng gobyerno kung saan magiging isang parang perfecto na ang tawag nga ay utopia. Yung idealism ng utopia or perfect place ay hindi mangyayari hanggat hindi darating si Jesus Christ. Kaya yung idea na yon dito nagsimula din na kumalat. Kaya maraming mga religion na halos parallel yung kanilang paniniwala na may heaven, may hell, may savior, something ganito. So yun, dito yan, malaking kulto ni Babylonian dito eh. So yan na, nag-scatter na yung tao, daladala nila yung iba't ibang paniniwala eh. City builders, languages, Genesis chapter 11, verse 79. And then, Gentile nations are introduced. Nagkaroon na ng Gentile. And then, yung chosen nation, nung panahon pa lang ni Noah, na nung si Shem, kaya yung mga Shemites, at yung language nila na tinatawag na Semitic, which is isa sa mga anak ni Shem ay si Heber. At itong si Heber ay dyan galing yung salitang Habiru o Hebrew. At ang anak ni Heber ay si Peleg. Ang ibig sabihin ng Peleg ay division. It's either literal na division kasi ang nakalagay doon in the earth was divided. Or it is a literal na nagkaroon talaga ng shakening, ng dispersion ng land. Or yung division ng language. Kaya mula kay Heber, yung anak niyang si Peleg ng division ay doon galing yung Hebrew speaking people. Yun yung sa Genesis human government. Basahin nyo, mababasa nyo po yan. Genesis 1 to 11, makikita nyo yung Heber at saka yung Peleg. Ang ibig sabihin ng Peleg, nakalagay din sa Bible, division sapagkat yun yung panahon na nahati ang daigdig, sabi niya doon. Sa King James Version, the earth was divided. Talagang earth, iba ang world sa earth. World is a system. Earth is a topographical, geographical earth. As in, earth talaga. Kaya possible na doon nangyari yung pagkakahati. Then itong mga panahon ng human government, parang nakiisa na yung pagkakahati ng mga language sa pagkakahati din ng continent. Possible yun. Sa Genesis chapter 11, ay Genesis chapter 1 verse 11 na subject, i-walk through natin yung verse by verse, pero hindi tayo dyan. So retribution dyan, and God scattered by confusing the city builder. Yun na nga, human government. So, natapos yung human government. Nakita na si Abraham mula sa Hebrew-speaking people. Isa sa mga Hebrew-speaking people, si Abraham, nandun sila sa Ur. Lugar kung saan ang Ur or nandun yung Ziggurat na tinatawag. Ito ay nasa Mesopotamian line kung saan ang Tigris at saka Euphrates na tinatawag na Fertile Crescent sa history. Dun marami yung mga naglilitawan yung mga ancient civilization, no? At doon tinawag si Abraham at pinapapunta sa isang lugar na hindi popular. Mula sa taas, sa Mesopotamia, ang Mesopotamia ay Iraq ngayon, ang Persia ay Iran. So mula doon sa lugar na yon na napaka-civilized, pinababa sila para maging stranger dito sa mga lugar ng Canaanites. Where nandun yung lahi ng mga Pilisteo. Isa sa mga
lahi ng Canaanite, ang mga Philistine. Sila po ay mga ano po, mga Philistine, mga Canaanite sila. Iba pa yung Philistine na nahaluan ng relihiyon na Ishmaelite. Magkaiba yun. Kaya iba yung lahi ng pagiging Filisteyong dugo ni David. Iba rin yung lahi ng Filisteyong dugo na nasa Philistine ngayon ng mga Muslim. Pareha silang nasa Palestine as land, pero yung blood nila mas close related kay Abraham. So Jacob and their descendants. Yun na nga, Abraham, Isaac, and Jacob, their descendants. So ito yung dispensation hanggang Exodus chapter 12, nung nailatag na at dumami na sila sa Egypt, kailangan ng bagong rules or ruling. At si Moses na ngayong tinawag doon. So si Abraham, sa kanya po itong age na ito, age of promise. Or is great, okay. Utopia means land in Greek. Utopia means, may EU means good. EU. Kaya yung Europe, that's me. Yung EU. Try niyong tignan yung EU. Euthanasia. Euthanasia means good, thanatos, death. Good death or mercy killing. Yun yung ibig sabihin ng EU ay good. So, revelation from God, promise, Abrahamic covenant. Ito, Abraham, yun na sinabi sa kanya. Yun, tulad ng pinapaulit-ulit ko. Maging sindami ng bituin sa langit, ang niyong lahi at bituin, ano yung tawag doon, buhangin sa lupa. At ang responsibility naman, okay, sige, aalis kami dito, doon kami sa lupang pangako mo. And yung sign ng ano po dong covenant is yung circumcision. So other nations allowed to go their own way, bahala kayo. Pero pagdating sa mga Israelita, kailangan required kayo ma-circumcise. Yun yung parang pinaka-covenant ng tao sa Panginoon as a chosen people. And then sumunod naman, pero yun nga, instead na mapunta sila sa Canaan, punta silang Egypt, di ba, si Abraham. At sinabi pa nga niya, kapatid niya si Sarah. Eh. At isa pang pagsuway niya, sabi, bibigay si Isaac, pero pinatulan niya si Agar. Ayan, tumubo si Ishmael. Kaya mas marami tuloy Ishmaelite ngayon or mga Muslim. So, the failures of Isaac and Jacob, and then si Joseph, ayun pa, binitray siya, binenta. Ano ang retribution? Ang judgment, naging slave sila sa Egypt. Kasi kung hindi sila nanatili sana sa Egypt, pumunta sila sa Canaan, baka doon sila pinrasper. Pero dahil binenta si Joseph, ayun na, oh, sige, bahala kayo. Dito na kayo lahat sa Egypt. Doon ko na sana kayo pararamiin kung maging mababait kayong magkakapatid. Kaya ang mga hindi mababait na magkakapatid, talagang may tinik na lilitaw sa pamilya. Ayusin niyo po yan. May retribution ni God yan, judgment. Hindi judgment na may curse. Ano? Yung consequence lang ng hindi magandang relasyon. Ngayon, wala nang curse na. Broken na yung curse sa atin eh. Diba? Wala na pong curse dahil si Jesus Christ, pinlaya tayo sa curse. Pero lahat ng mga sin natin, may consequence po yun. At yun yung naging consequence sa kanila. Slavery in Egypt, at ng 20 pataas ay namatay sa desert, 40 years sila nandoon. Therefore, kung ang edad ni Aaron at saka ni Caleb at saka ni Joshua ay 40 years old plus 40 silang years nagwander, ay 80 years old si Joshua at saka si Caleb. And then yung 20 years old pababa, sila lang ang nabuhay, plus 40 na nag-wander sila. Therefore, ang edad nila ay 60 years old. May 20 years old gap ang lahat ng mga henerasyon ni Joshua at ni Caleb sa kanilang dalawa. So, ang pinaka-leader talagang tinitingala nila na matanda, talaga dalawa lang, si Caleb at si Joshua. Kasi sila lang yung mula sa 20 years old pataas na nabuhay. Eh. Hindi naman sila 20 years old. Malaki ang gap nila. 40 years old sila nung panahon na yun. So, 80, may 20 anyos na gap. That's why, kung maayos-ayos lang sana yung pamamalakad din ni Joshua no, sa
sinunod niya yung ubusin na sana yung lahi doon ng mga Pilisteo. Hanggang ngayon siguro wala yung Gaza na yan eh. 'Di ba? Kaya kung ayaw mong tubuan ka ng tinik sa buhay, makipag-ayos ka. Sermon na ako eh, no? Bahala kayo. Lalo na kung kapatid mo yan, mahalin mo yan. May promise si Lord sa nagmamahal ng magkapatid. Paano mo masasabing mahal mo si Lord? Kapatid mo, hindi mo kayang mahalin. So law, commands giving of the law. Ito na yung sumunod dahil nakita nga na dami yung ano, eh, problema. Ayan na. Naging slave tuloy kayo dyan. Ito na, papalayain ko kayo. Mabuti ako yung Diyos eh. Mahal ko kayo. Pipiliin ko kayo isang pari na malahi ng mga pari. So, gusto ko kayong i-restore mula sa slavery. I want you to be set free. Pero gagawa ko ng batas ha. Itong susundin nyo. So, dispensation of law. The dispensation of law began with the giving of the Ten Commandments and Mosaic Law. The Ten Commandments na-extend pa ng 600 plus law to the Israelites at the Mount of Sinai. So, this period lasted until the death and resurrection of Jesus Christ. Kaya, isa ito sa pinakamahaba din na period. Itong period ng law. And it involved a system of ritual sacrifices and moral codes intended to highlight humanity's need for a savior. So the books of Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Number, yan, ay it contains laws. May tanong po ba kayo? Sabi ko hanggang 8:30 lang, mag 9 o'clock na, ay, hindi na tayo siguro mag-hermeneutic siguro ngayon. Matotorture na yung utak natin. Mag-comment kayo ng ano, hermeneutics, kung tignan natin kung gusto niya pang mag-hermit. Figurative language. Intro to figurative pa lang yun actually. Kasi pag tuturo ko lahat, ang daming verses kasi yan. Bibigyan ko kayo ng example ng lahat ng figures na makikita mong figurative language. Ayun, simile, metaphor, parabole, aphorism. Ang dami, allegory, ganun. Personification. So, ang dami po yan. Na, pahinga muna tayo. Nasa loo na tayo eh. Kamusta yung ating mga taga-subaybay? Gising pa po ba kayo? Magsabi naman kayo ng ano. Gising pa po. Alert, alive, awake, enthusiastic. So, ito na ngayon sa loo, no? And it lasted hanggang kay Jesus Christ. Ito na yung tinatawag na revelation from God. Siyempre, direct revelation yan. Si Lord talagang nakipag-usap din sa kanya. Giving that... Actually, si God na nga mismong nagsulat nung, di ba, nung tablet na yon. Pero, ewan ko ba, kung pasensyosong high blood tong si Moses. Napaka-pasensyoso niya, pero high blood din. Pag high blood talaga, talagang ano, magwawala eh. Yung tipong pamukong pupunuin kasi puputok ang vulkan. Ganun yung style nito eh. So, ayun. And then, sacrificial system ng offering para magkaroon ng forgiveness or covering ng sin. So, ang responsibility ng tao, keep the law. Then, the Israel under a tutor. Turuan sila. So, yung mga tutor nila, priest, king, tatlo yan, di ba? Priest, king, at saka prophet. And thou shall not, puro thou shall not yan. All that the Lord has said, we will do. Then Deuteronomy chapter 28, binigyan sila. Bili ka, curse or blessing, life or death. So may freedom. Keep the commandment. And obedience is better than sacrifice. Diba? Pinapakita naman na ano eh, kahit mag-sacrifice kayo, pero ang mahal talaga pagsunod. And then ano nangyari? Siyempre, rebellion. Kitang-kita nyo naman, yung Joshua, di ba, sinabi na huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos. Pero dahil ayun nga, ewan ko ba, galing sila sa Babel, ang daming mga idolatry doon. Kaya pinapaklens nga ni Lord sana yung buong ano eh, land of Canaan, land of promise eh, para hindi sila mahaluan ng ibang idolatry. Ayaw silang pag-asawahin din ng iba para yung mga Diyos-Diyosan nila, hindi yung maging Diyos-Diyosan nila eh. Nagkaalo-alo, pati si Solomon, biktima rin nito, di ba?
So, sa Exodus chapter 32, verse 8, and they broke the covenant, Jeremiah 31, verse 32. So, they killed God's prophet. Sila pa mismo yung mga kinakausap ni Lord. Pinapatay pa nila. Sinabi rin ni Jesus Christ yun, di ba? You killed God's prophet. And they reject Jesus Christ na siya mismo, yung anak ng Diyos na ipinadala ng Diyos. Isaiah chapter 9, verse 6, that for unto us a child is born, or child is given, and the government shall be upon his shoulder, and he shall be called the Wonderful Counselor, Prince of Peace, Everlasting Father, Mighty God, di ba? Mighty God, Everlasting Father. Pero, ewan ko, pinalampas ng mga Hudyo, hanggang ngayon, di sila naniniwala, unless sa mga Christian Jewish. So, ang retribution ni God, yun, naging captive sila sa Babylon. 70 years yun. Mas, kung 40 years sa wandering noon, 70 years naman ngayon. Kaya, ang susunod na retribution after this one, kaya sabihin ko sa inyo, mas pinaikli. So, Mosaic Law, inabolish ni Lord. Diba? Mosaic Law, abolished by God. So, blindness in part has happened into Israel until, ayun na, dumating na si Jesus Christ. Until the dispensation of grace. Dahil talagang kita ni Lord. Nakakahirap talaga sumunod ng tao. Diba, minsan sa bahay, ganyan yung mga anak mo. Kahit ilang beses mo nang inutusan. O, dapat pagdating ko, nakahugas ka ng pinggan. Lalo na pag medyo agbibinata. Diba, kailangan paulit-ulitin mo pa. Kaya nga sabi ni Lord, itali mo na nga sa ano, itali mo sa leeg, sa noo, ilagay mo yung utos para hindi makalimutan. Lagay mo sa iyong mga kamay, ganun. Pero wala pa rin. That's why parang hirap yung donut-donut. Love na lang. Hindi na yung fear na kapag sumuway ka, patay ka. Hindi na. Love na lang. So ito nga, dumating nga yung ating lover na si Jesus Christ. The groom of the bride. We as the church. And ginawa niya lahat. Nag-effort siya. So ito yung tinatag na dispensation of grace or the church, which is given by the Spirit of Grace. Diba? Yung Holy Spirit ang nag-govern niya. So, in dispensation of grace, this is the current dispensation, also known as the church age or age of grace. It commended with the death and resurrection of Jesus Christ and extends until his coming, second coming. Kaya hindi lang grace nga, kaya hindi lang dapat grace, kasi kahit noon pa man, may grace na, di ba? Napaka-gracious talaga ni Lord. Kaya, hindi lang porque period of grace to na tinatawag, dito lang may grace, no, meron din. Kaya minsan hindi sa dispensation of grace instead na sinasabing dispensation of grace. Dispensation of the church ang sinasabi nila. So, during this dispensation, salvation is offered freely through faith in Jesus Christ. Hindi na kailangan mag-offer-offer ka pa ng kung ano-ano, ng mga hayop, or sumunod sa mga kung ano-ano pang utos na sinasabi dyan sa panahon ni Moses. So, from adhering to the Mosaic Law, so, yung key sa New Testament, si Jesus Christ. So the books such as Acts, Romans, Ephesians explain this kind of dispensation, that yung old law was, ano, kumbaga sa mga nag-flourish siyang ganyan, na tila baga isang bulaklak, pero nalaglag na yung petals niya, tanggal ng petals. Still, bagamat wala na yung flower, it produces a fruit, which is yung fruit na yon ay hindi lang pala pampaganda yung importante, which is the law. May law pa rin naman eh. Pero actually, mas pinatibay pa nga eh. Sabi, thou shall not kill, doon sa 1 John chapter 3. Pag may sama ka lang ng loob, if you hate your brother, you are a murderer already. Nakalagay doon sa 10 commandment, thou shall not commit adultery, di ba? Thou shall not... Eh ngayon, nung panahon ni Jesus, tumingin ka lang, may adulterous ka na. Adulterous ka na. Parang mas bumigat pa nga eh. Pero, exaggeration yun. Ang motivation naman nila is to love. Love. Diba ang golden rule nga eh. Sabi ni Confucius eh, do not do unto others what you
like to be done unto you. Pero si God, sabi niya, si Jesus, do unto others in a positive aspect siya. So, ayan na nga. Yan yung grace. So, ang revelation, walang iba kundi si Jesus Christ. Diba? Christ reigning as the King and righteousness reigning. Satan was bound. Ito yung, teka. Ito eh, ano to ah. Ano po, mali itong number 6 ko na nakalagay. Hindi dapat yan ano. Hindi dapat yan ang nakalagay po dyan. So, ang man's rebellion po dito ay, yun nga, hindi naniwala kay Jesus Christ. Mali ito, mali. I'm so sorry. Hindi ko pala ito na-edit. Kinapipaste ko lang kasi ito, tas supposed to be edit ko. So, ang man's rebellion dyan, dito na lang tayo tumingin sa picture. Kukwento ko na lang sa inyo. Sorry, mali po yan. Only a few. Ay, parang okay na. Only few are saved. Oh, tama nga naman. Oh, tama pala. Only few will be saved kasi nireject nila si Jesus Christ. Oo. And then, men believed the lie and rejected the truth. 2 Thessalonians chapter 2, verse 11. Because, sabi nga doon, Satan blinded men for them not to see the gospel or the gospel of light. Di ba? So, konti lang naligtas. Yan. Konti lang kasi pumipili kay Lord. Di ba? Narrow path. Ito yung wide way. So, yun yung rebellion ng tao. Instead na piliin nila yung daang makipot, sige, yung sarili nyo ng daan, yung dating daan, at saka yung kala nila, tamang daan. Kasi sabi ng Panginoon, may daan ng tao na kala niya ay tama, pero sa dulo nito ay ang kainatnan ay kapahamakan. Kaya dapat hindi yung dating daan at tamang daan. Ito dapat tanging daan. Si Jesus Christ lang. O, di ba? So, retribution of God. Ang judgment ni Lord dahil nandun sila sa akala nilang tamang daan at matuwid na liko naman palang daan at dating daan, tanging daan dapat, no? Yan tuloy. Magkakaroon ng tinatawag na great tribulation, yun yung retribution or judgment ni Lord. Through the seven seals, seven trumpets, seven vials, yung mga earthquake, and then Christ will return in a flaming fire, taking vengeance on the unrepentant at Armageddon. Yan, nabanggit po natin yan sa ano rin po ata, no? Last session natin. Okay. So yun, isa yung great battle, battle of the Lord. Yun na yung isa sa pinakamatinding battle na sabi nga doon, yung dugo hanggang sa may ilong ng kabayo. Ganong katindi. Yung battle na yun, marahil babagyo, magkakaroon ng baha, hahalo na yung dugo ng tao doon. Kaya ganong kataas. So, yan po yung grace and church and last dispensation. Kaya pa ba? Gising pa ba kayo? 9 o'clock na. Stop na natin siguro. Closing prayer na tayo. Yes po, Jesus Christ is the new covenant age. Apo. Gising pa po. Okay, kayang-kaya pa. Sige, tuloy. Isa na lang to eh. So, kingdom. Last age or period ng dispensation is the Christ return or millennial reign. Para saan yan? Dahil nga, tuloy pa rin yung pangako ng Diyos sa Israel hanggang ngayon. Diba? Ginigera sila ngayon. Talagang gustong pulbusin ng mga Israelita, ng mga Hudyo, Israelita, itong nasa Gaza . Tatago sila sa tunnel. Pagkatapos nun, darating na si Lord. Malapit na. Ang abang-abangan natin yung third temple kung sakaling sa dispensation kayo naniniwala. Opo. Rebuilding ng temple. Meron din yan sa Charting the End Times ni Tim Lahey and Thomas Eyes. Try niyong humanap sa Lazada. So, Age of Kingdom, Christ Return,
and he will reign in a thousand years or millennium. So the dispensation of kingdom, this is the final dispensation and is often associated with the future millennial reign of Jesus Christ on earth. After a time of the great tribulation, Jesus will establish his kingdom, ruling with justice and peace. During this time, humanity's responsibility will be to submit to Christ's authority and live in accordance with his righteous reign. And rebellion against his rule will result in a swift and just retribution. Meron na namang rebellion po ah. After ng 1,000 years, bago matapos yung 1,000 years, meron na naman. Yun yung tinatag na final revolt or final revolution. As in, sindami din daw ng ano. Basta, dami. Sindami ng buhangin sa dagat. Yung magre-rebelde doon. Palalayain kasi si Satanas daw eh, before the thousand years reign. Siguro yung mga tao na dahil walang bumubuyo sa kanilang nandidemonyo, alam nyo naman, di ba, ang Kristiyano minsan may nandidemonyo sa kanila. Pero kapag hindi ka tinatablan ng mga nandidemonyo sa iyo, patuwid ka pa rin. So panahon na yon, bagamat may mga tao pa rin at may laman, yung hindi ma-rapture, tulad ng mga Hudyo, tsaka yung mga tumulong sa mga Hudyo, sabi nga nila, sinong paghaharian natin pag bababa ulit tayo sa lupa kasama si Jesus Christ na maghahari ng 1,000 years after ng kasalan sa langit, after ng rapture. Sinong paghaharian natin? Yun, yung mga tumulong sa mga Israelita, yan yung sinasabi kasi dyan na ano eh, nagutom ako at ako yung pinakain, nauwaw ako at iyong pinainom, nagkasakit at iyong dinalaw, walang damit ngunit binihisan. Sino po, kailan po namin kayo pinakain, kailan kayo dinalaw, kailan, ang sabi ni God. Noong ginawa niya sa mga maliliit na ito, yung brother, itong Israel yon. Kaya lahat ng bansang tutulos sa Israel na wala namang tatak at hindi nag-worship sa beast, papasok din sila dyan. Naniniwala ko hindi naman lahat matatatakan eh. Kung halimbawa nag-rapture at nandito sa Pilipinas, may marami ring makakapagtago. Kahit magkaroon ng earthquake, alam mo naman ang tao, magagaling yun eh. Ito nga, marami nang bumibili ng lupa sa mga kabundukan. Kahit sabihin natin may mga ano, may mga satellite na nakikita doon, still, merong imposed na gagawin ng gobyerno pero hindi maipupush yan lahat. Kaya meron at meron talagang hindi matatakan. And kasama sila sa mga papasok sa millennium na may laman, tayo naman galing sa taas. Wala na tayong corruptible body, ibig sabihin eternal na yung ating katawan. Sila, papahabain lang ni Lord yung buhay sa kanila. Ewan ko kung anong way ni Lord dyan, but walang imposible kay Lord eh. Siya nagdudugtong ng buhay. Pero sa Isaiah, ang 100 taon, bata ka pa. Yun ang sabi dito sa about millennial eh. So sa atin pong eschatology, ewan ko kung ako magtuturo pero baka kukuha ko ng iba eh. Mayroong nakaabang na magtuturo ng eschatology. Gustong-gusto ko talaga ito, eschatology, na ituro. Different views of eschatology. And then, yun na, darating na si Jesus Christ para maghari. Literally, sin literal, hindi yung ngayon na naghahari na. Naghahari naman na, oo, hanggang ngayon sa church talaga, sa atin, sa heart natin, kapag tunay ka, naghahari na ngayon. Hindi naman pwedeng madetron si Lord Jesus eh, kahit nung bumaba siya dito sa lupa. Hindi naman nawalan na, hindi naman nabakante yung langit eh. Diba? Kaya ang Panginoon, hari siya mula noon hanggang sa katapusan. Pero may mga taong ayaw maghari siya. Yun po yung nakalagay sa Bible, diba, sa parable. At yung mga taong ayaw na siya'y maghari ay dadakpin, papatayin. Sabi niya gano'n, diba, sa parable. So ito, ang Christ, in Christ's return, ito yung tinatawag na revelation ni Lord. Revelation talaga na i-reveal niya yung sarili niya. Kumbaga sa tinatawag na twofold of the second coming na naniniwala. Yung una is rapture and then yung ikalawa is revelation na physical siyang magpapakita. Pero yung rapture, magpapakita lang siya sa bride, hindi siya makikita ng tao. Kaya yung mga tao, ang akala nila pag biglang nag-rapture, eh, kinuha sila ng alien. Yun talaga. Tingnan nyo,
konti nga lang umilaw-ilaw sa langit, i-spaceship na, mga alien na agad nasa utak ng tao eh. Paano pa kaya yung biglang milyon-milyon, bilyong tao biglang mawawala? Tapos walang takot sa Diyos yung may iwan. Siyempre, they are exploring another life from other planets without believing in God. That's why, ang primary talaga na expectation ng may iwan is kinuha talaga ng hindi dapat ang tao ang maglaban-laban, kundi merong somewhere there na kumuha na taga-ibang planeta or somewhere. Dahil hindi nga sila naniniwala sa Diyos eh. That's why pagbaba ni Jesus Christ ay nakalagay doon sa Revelation 19, nagliliwanag. When he returned in Revelation, mag-iipon yung mga bansa sa bawat lahi. Revelation 19, basahin nyo. Mag-iipon sila at lalabanan nga itong bumababa na ang pangalan niya ay Amen, totoo. Sabi doon. At nakasulat ang kanyang pangalan sa kanyang mga. At may bahid siya ng dugo. Nagliliwanag, biruin mo. Naniniwala ka sa alien, mga hindi na-rapture, ano? Tapos biglang may nagliliwanag na parang, ayan yung kumuha sa mga mahal natin sa buhay, ay sasakupin na ang mundo. Talagang sasakupin niya kasi sa kanya to eh. Pero ang utak ng mga tao, ang alam nila, ay galing yan sa ibang planeta. Kaya mag-ipon-ipon sila doon. Madaling mapagkaisa ni Antichrist ang buong mundo kapag nagkaroon talaga ng pre-tribulation rapture. Dahil alam niyo ang tao, ang nature niyan, kapag magkakapatid kayo at nag-aaway kayo sa bahay, pero may kapitbahay niyo na inaway din kayo, kayo-kayo ang magkakampihan eh. Halimbawa, yung mga Pilipino sa ibang bansa, kapag inaway sila ng ibang lahi, kahit magkaaway yung mga Pilipino doon at nagpapasosyal at nag-iingitan, pag inaway na sila ng ibang lahi, bigla silang magtutulong-tulong kasi magkakaduguyan eh. How much more kung yung magkakadugo na iisang tao sa Earth, tapos ang feeling nila ay galing sa ibang planeta. Ngayon pa naman, mga kapatid, ang moon, ine-explore nila. Ang dami daw mga structure dyan sa moon na nung pinuntahan ng NASA, eh talagang may mga man-made structure. Ibig sabihin, hindi galing sa tao. E di talagang convinced na talaga na kapag nag-rapture, ang mga tao talaga ay naniniwala sa mga alien. Na alien, totoo naman talagang alien. Pero yung alien na yan, kukuha sa atin, ay hindi nila alam ang kumuha sa atin, yung ating mismong creator. That's why may religion na tinatawag na Re-Elian. Si Jesus Christ daw ay isang, as in, may lahi daw ng alien at tayo ay kinreate lang ng mga alien. At sa mga Hollywood movie, magtataka kayo, puro about alien na eh. Diba? Sa, halimbawa, itong Dragon Ball, si alien yan na pumunta sa lupa, si Superman. Mula siya sa ibang planeta na pumasok dito, si Ben 10, ganun. Every year, maraming mga palabas sa TV na may kinalaman sa alien ang pinapalabas. That's why, ang tawag dyan is mental conditioning. At this end time, na-prepare na yung tao na talagang mayroong kaaway. Na ako, pag may abduction ang tawag ha, in outside the Bible, pag nag-rapture, ang tawag naman sa kanila abduction. Yung bigla ka nalang kukunin na ganyan at sasabihin nila kinuha ng alien. That's why, magtutulong-tulong talaga sila at yung Antichrist ang tutulong para, yun na, huwag na kayo mag-aaway, Palestina, Israel, hindi talaga kayo magkaaway. Tayo na natin tong templo, may kaaway tayo dyan sa langit na iba. Kaya maipapatayo yung temple na yan, pero siya yung itataas niya ngayon sarili niya. And then, yun na, final revolution na, darating na yung, dahil nagkaroon na ng 3.5 year peace, and then yung war na naman, then Jesus Christ will return. So yun yung galing din sa turo ni Thomas Ice Tim Lahay na nabasa ko. And I'm just sharing it to you. Kung hindi niyo yun paniniwala, okay lang. Hindi ko naman yun ini-insist. Sinishare ko lang din. Then ang responsibility ng tao to obey, submit to the King of Kings who rule with the rod of iron. And annual pilgrimage to Jerusalem, ire-require yun. Bakit kailangan pa eh, si Jesus Christ na nga nagahari, eh bakit kailangan pang mag-alay-alay pa ng mga hayop sa panahon ng 1,000 years? Alam nyo kung bakit kailangan mag-alay? Kasi nga, yung mga Israel nation ay hindi nila nasunod yun eh. And they rejected Jesus Christ kasi Jesus Christ typifies or
siya yung typology ng mga hayop na kinakatay eh. Therefore, babawi sila. So yun yung pagbawi nila na every time na mag-aalay sila, they will be reminded na yung nireject nila noon na si Jesus Christ, ito yung kabayaran, ito yung illustration. Oo nga, totoo nga. And then, wala naman nang aangal sa mga panahon yan kasi wala nang mandidemonyo nga sa tao because Satan will be bound in bottomless pit, Revelation chapter 20. So, magkakaroon ng final test. Yung mga may agam-agam, yung nabubuo na, hindi lang nabubuyo, pero yung mga utak nila medyo lumiliko na. And then yung church na nga, tulad natin na bababa dito at maghahari din kasama ni Jesus Christ, I saw thrones, sabi nga sa Revelation chapter 20, yung mga masisipag kumilos sa kaharian ng Diyos, expect nyo sila yung mas malaki ang kaharian na bibigay. And kapag tamad-tamad ka sa pag-evangelize, pag-aakay sa church, pag or anumang oras na ibigay mo, or talent or treasure na ibigay mo, or yung time na ibigay mo, ay sa 1,000 years, mas kukonti lang yung ibibigay sa'yo at pagkakatiwala. That's why, sabi nga ni Lord, ang kaharian ng Diyos ay tulad sa isang taong pinagkatiwalaan. Puro kaharian ng Diyos, and that will be kaya yung good works na yan na ginagawa natin ngayon, yung mga pagtitiis nyo, mga binibigay nyo, talent nyo, na may pagpapakumbaba, hindi yung talent binigay na may pagmamalaki, susunog lahat yon. 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Kaya yung reward, susubukin din lahat ng good works natin kung totoo yan o tinanggap mo na yung glory o hindi. That's why every time we are being praised, kailangan ibigay mo sa Panginoon, i-reflect mo sa Kanya, deflect, yan, babalik. Huwag mong kukunin. And ang katumbas nun ay kayamanan sa millennial reign. Kaya dapat maging eternally motivated ka, kapatid. Magsipag ka sa kaharian ng Diyos. Kung bakit ang sisipag ng mga saksi ni Jehovah sa pag-evangelize, because naniniwala sila sa ganitong paraan na every time they give a time, ay ganun din yung kayamanan nila sa millennial reign. Kasi totoo naman talaga sa Bible, di ba? Sinabi doon na binigay yung talento, isa dito sa isa, tatlo, dito isa sa lima. And then nung pinagkatiwalaan sila, then binalik. Yung isa naman, tagi-isang salaping pilak. Tagi-isa lang. Tagi-isa silang lahat, lima. Pero yung isa, tinubo, ay wala. Yung isa, tatlo. Yung isa, lima. Then sabi niya, sige, bigyan mo yan ng limang bayan. Ito, tatlong bayan. And then, bayan ang ibinibigay. That's why, kung ano yung kakayanan mo na effort na ibinibigay mo sa kaharian ng Diyos ngayon, which is the church, at dito sa mundo, which is God is still king of this earth, of this world, na ay of this earth talaga, not world, ang king, prince of the world, si Satanas. Siya yung nagahari sa sistema. Yun yung kaya niyang pasukin, yung sistema eh. Pero yung earth, kay Lord pa rin yung earth. Bakit? Kinreate ni Lord. Kay Satanas ba mapupunta tong lupa, mga bundok? Hindi ah. Sa Diyos pa rin yung mga blessings yan. And then, kailangan mamotivate tayo na kumilos sa kaharian kasi ibibigay ni Lord na i-enjoy mo yan ng 1,000 years. O, di ba ang saya? Kaya, merong isang nabalitaan ako na nag-backslide kasi akala niya, sabi niya, boring pala ang maging Kristiyano kasi langit-langit lang sineshare ni Pastor, puro langit-langit. Langit-langit, ano gagawin natin sa langit? Tapos, syempre, ang naririnig pa ng mga miyembro, doon, praise and worship tayo, 24 hours, 24-7, tulad ng mga anghel. Ganon. Parang ngayon lang eh, ngayon pa lang naisip na parang ngayon pa nga lang eh, tamad na umawit sa Panginoon, magtaas ng kamay, or ewan ko kung anong way ng worship nyo, kahit pagluhod na lang, sabihin natin, tamad na nga yung tao, tapos pagdating doon, ganon pa. That's why they are not being motivated because parang ang tao sa church ngayon ay nisi-share ng mga pastor na ang last destination ng tao is langit, which is hindi. Meron pang paghahari na doon mo talaga may enjoy lahat ng pinagpaguran mo, as in. Yun nga lang,
bigyan ka ng pera, di ba, na medyo marami-rami, tas buong buhay mo dito sa lupa, 100 years, mag-enjoy ka. How much more yung 1,000 years times 10? Eh, hindi tayo nabubuhay ng 100 years eh. Actually, pag kailan matanda ka at magre-retire, yun lang enjoyment mo kapag kulubot na yung noo mo, at saka malaki na yung bilbil mo, at saka ka mag-enjoy mag-betting suit, at saka ka magkakaroon ng kotse pag malabo na yung mata eh. Diba, hindi na ano, hindi mo na fully ma-enjoy eh. Eh, how much more incorruptible body ka than you are totally fit, diba? Dito sa earth na to, ay grabe, sabi ko sa inyo, napakaganda tong kingdom na to. Kinuwentuhan ko na naman kayo. Dami yung kwento, no? Tapusin na natin. After 1,000 years, Satan will lose. Ito na yung, ang tawag dito, rebellion, diba? Ikatlong R ng kingdom. And yung but who remain unconverted joined a worldwide rebellion against the Lord. Pero yung mga hindi, they will remain faithful. Yan. No, talaga, no problem in going to heaven. Walang problema doon. Pero ang yun nga ang point ko is nakakalimutan nating ituro na there's a plan after that heaven. After we die, no, babalik tayo sa lupa and then we will reign with Christ. At napakalaking motivation factor 'yon sa mga tao na kailangan 'wag nilang sayangin yung panahon nila dito sa lupa because pansamantala mo lang enjoyin 'to. Merong langit tayong uwian pero babalik tayo dito sa lupa before yung eternity to eternity na tinutukoy. Kaya dagdagan natin mga pastor yung atin pong sinishare na langit. Pero hindi mo yan maishishare ng ano eh, pag-evangelize na ano. Tawag dito, habang nag-evangelize. Gospel lang si Jesus Christ, okay yon. Sa discipleship nyo ituro, o kaya singit nyo sa preaching. And then, eto nga, ang ating retribution, from heaven destroys the rebel, the universe pass away. Di ba nakalagay sa Revelation chapter 21, the old and the merong bagong langit at bagong lupa. Yung mga dating langit at dating lupa ay wala na. So, yun yung final retribution na tinatawag sa after ng millennium. So, hanggang dun na, tapos na, okay. Ano na, may bagong, tapos na yung plano sa mankind. Ngayon, pasok na kayo dito sa eternity to eternity. So, yun na. Tatapusan ni Lord yun sa magitan ng talagang great judgment in a great white throne. So the universe will pass away, 2 Peter chapter 3 verse 10, second resurrection or final judgment, new heaven, new earth, righteousness dwell. 2 Peter chapter 3 verse 13. So perfect na talaga din ang lahat. Sabi dito sa Great White Throne na tinatawag, kung saan maging yung mga patay, sabi diyan ibabangunin tapos sila po ay hahatulan. And I saw Great White Throne and him that sat on it, from whose face the earth and the heavens fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great. So lahat ng mga namatay, stand before God. And the books were open. And another book was open. So dalawang book, which was the book of life. Yung una, book of works. Yung isa, book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. So lahat sila i-judge. Pero syempre yung church, dahil na rapture na tayo, nagkaroon na ng reward sa taas. Wala nang condemnation and there were no wala nang judgment sa atin sa mga masasamang nagawa natin eh. Tinanggap na natin as a consequence sa lupa 'yon. Sa langit, bayad na 'yan. And meron tinatawag na Christ Bima judgment. Iba pa 'yung judgment seat of Christ eh kaysa dito sa Great White Throne. For me, kasi 'yung Bima judgment, it's all about the reward. Yun na yung bibigay yung mga crowns. And bakit crown, diba? Kasi nga, kung bakit crown yan, dahil nga maghahari tayo literally dito sa lupa. That's why it is a crown. I don't believe na 100% na talagang, na ano eh. 100%, I'm not saying na mali. Pero hindi lang naman yan yung literal talaga na crown. Okay, meron tayong literal na crown, pero hindi, limbawa, isang kaluluwa na ilapit mo sa Panginoon. Isang corona lang, patong-patong na crown. Kung nag-evangelize kang 1,000 na ligtas, di literal na 1,000 corona ang tataas sa'yo. O kaya kahit sabihin na lang natin, mga di colorete. Ewan ko, pero ang pinaka
allegory ng crown na yan is your dominion. Yun yung ibig ko sabihin na yun yung crown mo, yung pag-aharian mo or yung ibibigay sa'yo ni Lord na pag-aharian. At sa loob ng 1,000 taon, imagine gaano karami ang exponent ng tao sa pagbulusok ng populasyon at that time, tas walang mamamatay, talagang maraming tao ang pag-aharian. Kulang actually yung mga Kristiyano, kahit isang po yung 144,000 yan. So, yan po yung final ano natin. And to make this Revelation chapter 20, pag binasa natin, yung mga ito ay dadalhin na sila sa impyerno. Bakit sila papatungo doon? Ipapaliwanag sa kanila. If ever, sabi kasi dito, ang mga nasa patay ay ilalabas or yung mga nasa hell ay haharap kay Lord and then judge na naman sila. That's why, ano rin eh, yung mga hindi naniniwala sa current hell, dito daw sila i-judge one time na, sabay-sabay na dyan. Pati daw yung church sa ibang mga religion, tulad ng paniniwala ni Eli Soriano, mga ganun. Mga hindi naniniwala sa immediate heaven, yan. Kahit mga saksi, yan. Hindi rin, ano, yung iba, hindi sila naniniwala sa immediate hell at saka immediate heaven. Magso-soul sleep lang din daw tayo. So, dito daw magsasabay-sabay na i-judge. Daw, sa kanila yon. Hindi ko paniniwala yon. So, yan. Praise the Lord. At magandang gabi sa lahat. Apo, Bema judgment is for believers and great white throne is for the unbelievers. So, before the mountains were brought forth, sabi dito sa verse na ito, Psalms 90 verse 2, or ever how has formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting. So, pagkatapos ng Bema judgment, ayun na, doon na tayo sa everlasting, from everlasting God, which is wala pang tao, dahil mahal tayo ng Panginoon, dumaan man tayo sa 7 period ng mga plano at programa ng Panginoon, kung paano niyang ma-perfect at gawan ng paraan na tayo mailigtas, lahat ng maniniwala sa Kanya sa magitan ni Kristo, ay makakasama niya sa everlasting future. That's why sabi dito, from everlasting to everlasting, means from everlasting past, God is still God, to the everlasting future. Hindi magbabago talaga ang Diyos. Kaya kung uunawain natin ang dispensation, napakaganda po ang theologies of dispensation. And if you like this PowerPoint presentation, ayusin ko lang po yan, but I'm sorry to say, hindi po yan free. I'm taking charge talaga dito. At hindi po biro ang gumawa ng gantong PowerPoint. At quality din po yan, bagamat may mga wrong spelling. Before ko yan ilagay doon ay aayusin po natin to. So may question po kayo, pwede na po kayo mag-question dahil 9:27 na, hindi kinaya tayong mag-hermeneutic, so pasensya na po. Ano? To God be the glory, sa Diyos ang papuri, mga kapatid. Kung may question kayo ay mag-question po kayo. So titingin ako dito. Mahal tayo ng Panginoon, mahalaga na bago dumating si Lord ay maisama natin ang buong pamilya natin. Sana ay hindi makaabot ng judgment, great white throne judgment, yung mga mahal natin sa buhay. Doon na lang sa Bema judgment. So yung Bema judgment, hindi na natin ganong nabanggit kasi sa eschatology na po yun isishare, mga kapatid. Yung New Heaven, New Earth, yung New Jerusalem, yung bride na tinutukoy doon. So, sa ano po, eschatology na po natin yung babanggitin. Pagkatapos po ng systematic theology 2, pag-aaralan po natin yung systematic theology 3, which is study about the angels and demons. At hindi lahat ng systematic theology ay merong pag-aaral sa ganun, but we will study here sa MBS. Sa mga hindi interested, okay lang na hindi nyo enroll, pero sa mga interested, enroll nyo po. Ang hermeneutics natin, i-move natin ng ibang araw. Busy ako ng Thursday and Friday, kaya next week na ito. Kaya pasensya na po ha, sa mga estudyante ng hermeneutics na nakasubaybay ngayon. By God's grace,
inopen ko na free. Sana exclusive lang po sana ito, pero biyaya ni Lord ay binigay natin ng free. So kung wala na po kayong question, tatapusin ko na po ito. May isang minuto pa bago mag 9:30, pe-pray na tayo. Okay na po. Sige, pray po muna tayo. Baka may habol kayong question. Father God, maraming pong salamat sa pag-ibig mo, sa biyaya mo, sa bawat isa sa amin. And I pray, oh Father God, na nawa ay na-motivate kami sa mga dapat naming gawin para sa iyo. Kaharian na tunay nga ang mundong ito, gaano mang kahirap, ay pansamantala lang. May greater plan ka, may greater place, Panginoon, para sa iyong mga anak. Kaya dalangin namin nawa, tulungan mong magtiwala sa iyo yung mga anak, Panginoon Diyos. Ano man ang kayamanang ipinagkaloob mo ay nawa mapagkatiwalaan kami sa mga ibinibigay mo. You already revealed the Savior Jesus Christ sa amin at tunay nga na in-love kami sa Kanya at nananampalataya kami sa Inya. At alam mo, Panginoon, na kung gaano kahirap din nabubuhay ang bawat isang naririto at kung anong problema nila sa pamilya man yung trabaho, pag-aral or saan mang aspeto ng kanilang buhay, kahit sa emosyon or sa mental. Lord, ang capacity namin napaka-limited. And we believe your God, an unlimited God, could help us. You are the infinite God and we have a finite mind and hindi namin kayang i-grasp o arukin lahat ng karunungan at plano mo. Pero isa lang ang kaya namin gawin maliban sa pananampalataya namin sa iyo ay yung pagtitiwala namin sa plano mo. Nawa, Panginoon, pagpatuloy kami sa iyong kalooban hanggang sa muli mong pagbabalik. Thank you, Father God. Pinili mo kami. Pinahal mo kami. Therefore, Father, ang lahat ng papuri at salamat, luwalhati, tanging sa iyo lang. Upang kami sa madalangin, sa matami sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang gabi po sa bawat isa sa ating pong nakasubaybay sa ating live streaming. And maraming salamat po. Hindi biro ang makapagtyaga ng ganyan po katagal na pagsubaybay. Nawa ay na-bless po kayo. Kung ano man ang inyong mga positive comment or negative, PM nyo lang or i-chat nyo po. Pasasalamat, continue to support our page, our school, and continue to pray for me. Maraming salamat din sa mga nag-respond, babanggitin ang pangalan ninyo, at ako po'y lubos na nagpapasalamat. Tulungan natin, napaka-liit lang din po naman yung tuition fee natin. Tulungan natin yung mga nais mag-aral. At kung kayo po ay nakakarinig ngayon at walang-wala talaga, subukan yung mag-apply ng scholarship. Chat nyo po ako and then isusulat ko. Lalagay ko yung pangalan nyo sa ating website. May website po tayo, www.mobilebibleschoolinc.wordpress.com. Diyan nyo po makikita yung mga granted scholar natin, mga sponsors, and pangalan po nung mga nag-a-apply ng scholarship. Hindi ko pa po ito na-upgrade, na-update, kaya yung atin pong website ay ano, try ko pong ipakita sa inyo. No? Hindi ko pa po yan na-update kasi kailangan mo talagang upuan, hindi biro ang gumawa ng website. Parang ano po tawag dito. Ako lang din po ang nag-a-upgrade. Ako lang din po ang gumawa nito sa biyaya ni Lord. Itong ating website. So, yan yung website natin. Yung nakalagay dyan parang, hindi pa na-update, no? October pa, November na ngayon. Dahil nung nag-vacation, napaka-busy natin. Ang website po natin na www.mobilebibleschoolinc.wordpress.com. Nandyan din po yung donate and sponsor student. Ayan yung mga name ng mga candidate scholars natin. Mga nag-apply po yan ng scholarship.
pwede po kayong pumili ng isa. Ah, meron po dito nakabayad na. Tatanggalin ko na lang. May nag-sponsor na po kay Brother Jumer. Kaya pasalamat din kami sa sponsors nila. Sponsorship nila. So, nandyan din po yung ating mga kung magkano tuition and scholarship program. Ayan. Mga courses and list of enrollees. So, mamayang gabi, i-update ko po ito or maybe tomorrow. Dahil marami pong nag-pre-register ulit. Ang nakalagay po sa listahan, 113 students. Pero yung iba dito, inactive. Anyway, oras na nakapag-pre-register po ang isang tao, nilalagay ko na po dyan, o isang estudyante, candidate po sila. Whether they graduate or not, nakalista sila as a pre-registered. Pero yung officially enrolled, sila po yung mga nakapagbayad na. At may nagbigay din po ng bayad nila na hindi ko pa po nailagay dito. I-update ko po mamaya. Kung sakaling 1 week na at kayo po ay nakapagbayad at hindi ko pa po nailagay, chat nyo lang po ako. Kasi baka na-omit ko po yung inyong name. Yan po. And ito, mga nag-a-apply pa pong scholarship, ito yung mas updated po. Yan, tulungan po natin sila at sa mga medyo nakaangat-angat dyan. Ito po yung mga scholars natin. Yan po yung pangalan nila. Yan. So, piliin po natin ang i-share ang MBS sa ating mga kapatiran or kapwa sa church na gustong magpakalalim sa Panginoon. And it is a privilege na kahit hindi sila ayaw nilang gumraduate, okay lang. Libre yung ating mga videos dito. Pwede nyong panoorin kung ayaw nyo pong mag-enroll. At least matututo po kayo, may share natin yung biblical wisdom sa bawat isa.